Isyo naman sa West Philippine Sea, ang isa sa mga gustong talakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit sa Indonesia. Live mula sa Jakarta, nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, dumating na ba dyan si Pangulong Marcos? Julius, dumating na nga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Jakarta, Indonesia bago mag-alas 7 ng gabi oras dyan sa Pilipinas. Ito ay para dumalo sa 43rd ASEAN Summit base na rin sa imbitasyon ni Indonesian President Joko Widodo. Kanina, binabantayan din natin kung sino-sino pa yung mga heads of state na dumating dito. Base doon sa ating pagmumonitor, nakita natin na dumating na dito ang Prime Minister ng Cook Island, ang leaders ng Timor-Leste, Vietnam at ang leader ng Republic of Lao o yung Lao PDR. Nakita na rin natin na dumating ang Malaysia, ang Brunei at ang Bangladesh. Sabi ng Department of Foreign Affairs, kabilang sa mga ipupursige ni Pangulong Marcos sa Leader Summit, ang pagkakaroon ng posisyon ng ASEAN ukol sa usapin sa West Philippine Sea, partikular ang ginawa ng China na pagbuga ng water cannon at panunutok ng laser sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Isusulong din umano ang usapin tungkol sa inisyong bagong mapa ng China na nagpapakita ng 10-dash line kung saan malinaw na sinakop na nila ang Taiwan at buong West Philippine Sea. Inaasahan din umano ang pag-uusap ukol sa regional security, partikular ang geopolitical issues sa Indo-Pacific region, ang sitwasyon sa Myanmar at ang away ng Russia at Ukraine. Sabi ng DFA, bukod sa Leader Summit ay magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos sa leaders ng Republic of Korea, Vietnam, Cambodia at Timor-Leste. Hindi pa malinaw kung magkakaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makausap ang leader ng Amerika at ng China. Pero ang malinaw na kabilang sa mga target gawin ngayong ikalawang ASEAN Summit para sa taong ito ay ang pagpapalalim ng ugnayan ng ASEAN countries sa partner countries nito na Australia, Canada, China, Japan, Korea at Amerika. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo bago siya tumulak pa Jakarta. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies, protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Julius, isa nga sa mga unang pulong na dadaluhan ni Pangulong Marcos bukas ng umaga ay ang pakikipag-usap niya sa mga strategic partners sa Indonesia. At syempre, inaasahan na dadalo rin siya sa opening ceremony ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta. Walang nakalagay doon sa initial na schedule ni Pangulong Marcos na haharap siya sa Filipino community dito sa Indonesia. Kasi kung pagbabasihan natin, yung latag ng aktibidad ng Pangulo, punong-puno ito. Katunayan, nasa 13 yung inaasahan na summit na dadaluhan niya hanggang Webes dito sa Jakarta. Hindi pa kasama sa bilang na yan yung mga bilateral meetings na posibleng mabago pa at madagdagan. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili, live mula sa Jakarta, Indonesia. Mga kapatid, Cheryl Cosin po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.